Again and again po, ito na naman po si Jerosal, ang ating YT YouTube channel. Tayo po ay magluluto ng pangmeryendang pansit. Pangmeryenda lang po, hindi po panghanda. Kulang po sa ingredients, basta merienda lang po. Ayan po, hihiwain natin, pansit bihon po ito. Hiwain po muna natin ang mga ingredients. Bawang, sibuyas, at ayan po, manok. Kahugas na po tayo ng kamay dyan. Malinis na. Ihimayin po natin yan. Unti-unti, matrabaho, pero okay lang. Basta may pang merienda. Ayan, malapit na po matapos. At ang ating pong isusunod dyan, ilalagay natin yan at isesegregate natin sa mga lalagyan yan. Ayan po ang pandagdag natin sa ingredients, isa pong sunkiss. Ayan po, nahiwa na po natin lahat. Ayan po ang sibuyas, bawang, at nilagyan na rin po natin ng sunkiss. Ayan po ang mga hinimay nating manok. Nakasegregate na po sila sa maliliit na plates para po maganda po siyang tingnan. At ito po ang pansit bihon natin. Tingnan nyo naman po, wala pa yata pong kalahating kilo. Okay, magpapainit na po tayo ng mantika para igisa ang lahat ng ating mga ingredients. Magsimula na po tayo mag-gisa. Unahin po natin ay ang bawang. Yan po, pagka light brown na po yan, pwede na po natin isunod ang sibuyas. Yan po, at pagkatapos po yan, imimix-mix lang po natin yan para magpantay po ang pagkakaluto. At pwede na po natin isunod maya-maya ang hinimay nating mga chicken. Medyo dapat hahaluin natin yan at maya-maya po yan, titimplahan na po natin yan para naman masarap ang ating pagkain. Ayan po, patuloy po tayong maghalo-halo para magpantay ang mga lasa. At lagyan po natin ng sunkiss para medyo maasim-asim pong konti. Wala pong kalamansi. Kaya yan na lang po muna, sunkiss. Ayan. Ahaluin uli po natin. Pagka naluto na po yan, pwede na po natin isegregate sa maliit na plates. Para po mamaya, ihahalo na natin yan sa pansit. Ayan po, na-segregate na natin. At dumako naman po tayo sa pagluto naman po ng pansit bihon. Ilalagay na po natin ang chicken stock. Ayan po, ilalagay po natin sa ating kawali. Chicken stock po yan. Atin pong paiinitin saglit. At pagka medyo mainit-init na po siya, pwede na natin ilagay ang ating bihon. Antayin lang po natin mainit-init po mamaya. Ayan po, pwede na pong ilagay ang ating pansit bihon. At pagkatapos po niyan, ahalu-haluin rin po natin para magpantay ang kanilang kulay at ang lasa ng ating pansit bihon. Tuloy-tuloy lang po ang paghalo natin ng pansit bihon para lalong masarap. At pagkatapos po niyan, lalagyan pa rin po natin ng toyo para naman po may konting kulay ang ating pansit bihon. May pampakulay lang po. Pandagdag din po yan ng lasa. Tapos sasamahan po natin uli yan maya-maya ng sunkiss para medyo maasim na matamis po. Pagkalagay po ng sunkiss, ay atin po uling hahalu-haluin ang ating pansit bihon. Para ho mag-ikot-ikot po ang lahat ng mga ingredients at malasahan
na medyo maasim na matamis. At maya-maya pong konti, isunod natin ang mga hinimay nating mga manok. Ganon din po yan. Halo po ng halo tayo. At tapos po niyan, mga ilang minuto, pwede na tayong kumain, magmerienda. Ayan po, luto na po. Inilagay na po natin sa another plates para magmeryenda. Kain na po tayo. Maraming salamat po uli. Ito po si Jerusal. May God bless you po. Thanks. God bless again.